Ano ba yan? Ito yung pinakaayaw ko eh. Hirap sumakay. Ali. Ano? Oh, Dexter. Ikaw pala yan. Ano kasi? Ano? Ang sabi kasi ni Lucy, ihatid na daw kita. Ha? Hindi na, no? Sige na, magpahatid ka na. Hindi na. Si Lucy na ang ihatid mo. Kaya ko naman. Please? Baka kasi magalit sa akin yun eh. Lalo na pag nalaman niyang umuwi ka mag-isa, siguradong yari ako. Sige. Kahit kailan talaga yung babaeng yun. Nakauwi na kami at tahimik lang kami nun sa biyahe. Di kasi ako sanay may kasamang lalaki, lalo na pag kaming dalawa lang. At hindi ko pa nakakasama si Dexter ng kaming dalawa lang eh. Thank you sa paghatid. Walang anuman. Dumiretso na ako sa kwarto ko at agad kong kinuha yung phone ko. Hoy, babae. Bakit mo naman ako pinahatid sa jowa mo? Bakit? Ano masama? Siyo nga. Alam mo nang gabi kang uuwi. Ano pumasok sa utak mo at ginawa mo yun? Ito naman. Siyempre bilang kaibigan, natatakot ako na mag-isa ka, no? Lalo na paggabi. Tsaka, kaya ko naman mag-isa eh. Napakalapit lang naman ang bahay namin eh. Malapit? Mas malayo ang bahay niyo sa school natin. Oo nga, pero malapit pa din. Ay, nga pala. Katatapos lang namin, pauwi na ako. Ha? Teka, nandiyan na ba si Dexter? Wala. Siguradong umuwi na yun. Pagod din kasi yun. Ano ka ba, Lucy? Alam mo ba kung gaano ka delikado ngayon? Lalo na sa dadaanan mo doon overpass. Dilim-dilim pa naman doon. Kaya nga nausang flashlight. Flashlight? May magagawa ba yung flashlight mo pag grinabuhat ka sa tagiliran? Lo, nananakot ka pa eh. Ang OA mo talaga kahit kailan. Antay mo si Dexter dyan. Parating na yan. Umuwi na yun, nagpahinga na. Imposible. Posible. Makakairita ka na. Bukas talaga malilintikan ka sa akin. Kalma, makakauwi ako ng buhay. Basta mag-iingat ka. Huwag tatanga-tanga. Wow. Ako ba o ikaw? Shut up! Pinaba ko na yung call at higa sa higaan. Sa totoo lang, hindi ako sanina umuwi mag-isa si Lucy, lalo na paggabi. Parang kapatid ko na kasi yun eh. Lagi niya itong ginagawa sa akin. Mas inuuna niya kalagayan ko kesa sa kanya. Kahit na mapapahamak siya basta, naging okay lang ako. Kaya mahal na mahal ko yung best friend ko na yun eh. Ali, saan ka na? Ito na. Malapit na talaga. Kahit kailan ka talaga? Ang bagal mo. Bakit? Kasalanan ko bang late ako nagising? Ano ba kasi pinaggagawa mo? Oo na ka na, Lucy. Mukhang malilate ako eh. Palagi ka namang late eh. May bago ba? Ewan ko sa'yo. Maya-maya ay dumating na din si Dexter. Mahal, pasensya na hindi kita nasundo. Hindi, ayos lang. Teka, payat ka ba? Hindi naman. Ganun ba? Sige. Kagabi pala, binalikan kita doon. Ang kaso, wala ka na. Ha? Bakit? Bumalik ka ba? Alam mo naman na hindi ako sanay mag-isa kang umuwi, diba? Ayos lang yun. Tawag ako ng tawag sa'yo kagabi. Hindi mo ba na-receive? Ha? Wala naman na. Wala ba? Hindi mo ata kasama kaibigan mo? Si Ali isa pa yun. Puyat din. Tara na, pasok na tayo. Uy, ano at nagpaalam na ako kay Dexter at Ali na mauna na dahil kagabihin na naman ako. Pwede naman kita hantayin. Nako, baka magutom ka lang. Kakaboring kaya doon. Ano? Pagtapos magde-date pa tayo. Naks, talaga ba? Oo nga. Teka, so pan si Ali. Mag-isa lang siya uuwi. Pwede naman siguro natin siya isama. Ha? Hindi na. Yoyor, ayos lang naman. Sumama ka na. Sigurado ka ba? Oo nga. Diba, Dexter? Ayos lang naman. You know? Hindi ba nakakaya? Eh kasi date yung dalawa yun eh. Uso kasi mag-jowa. Sinumaan ako ng tingin ni Ali kaya napasabi na lang ako ng... Joke lang. Ito naman, di mabiro. Ilang oras ang lumipas at buti na lang matatapos na kami. Paglabas ko at nakita ko si Ali at Dexter na nag-aantay. Mukhang nagkakaiya ang pang dalawa. Tara, let's.
Kumain kami sa isang famous fast food gym dito malapit sa school namin. Madalas kami kumain dito ni Dexter tuwing uwian, lalo na pag mansari namin. Nagkantuhan lang kami at habang si Ali ay puro lang tango at nakikinig lang sa pinag-uusapan namin ni Dexter. Uso magsalita, girl. Ano kasi? Kailan mo mabalak mag-boyfriend? Wala pa muna yun sa isip ko. Napag-iwanan ka na, oh. Inasar ko lang si Ali pero alam ko naman talaga na wala siyang balak na mag-boyfriend dahil masyado ding strict ang parents niya. Umabot kami ng 3 years si Dexter at college na kami. Marapit na din pala kami graduate sa pagiging nurse. At hawang si Ali, tuloy-tuloy pa rin sa pangarap ng maging isang sikat na chef. Ahem, matikip naman ang luto mo. Sure. Ito, oh. Wow! Parang kayo nun lang walang lasa yung luto mo nito, ah. Siyempre, pinag-aralan ko para sa iyo yan. Naks naman. Baunin ko to, ah. Pwede? Go lang. No problem. Ay, tsaka ito, oh. Pabaon mo na din to kay Dexter. Ang unfair naman kung ikaw lang pinabaunan ko. Ah, ganun ba? Sige. Salamat dito, ah. Umalis na ako. Para sanduin si Dexter. Ang bagal din kasi kuminos nun eh. Kala mo, babae. Dexter, ano ba? Bilisan mo. Palabas na. Nagantay pa ako ng ilang minuto at lumabas na din siya. Tada! Ano yan? Pabaon sa'yo ni Ali. Ha? Kunin mo na. Tikman mo. Sarap. Sige. Mamaya. Bilis ng panahon, no? Ilang araw na lang, birthday mo na naman. Tumatanda na tayo. Anong tayo? Baka ikaw. Lumipas ang ilang araw at nag-sleepover ako kila Ali. Para kinabukasan, sabi kami pupunta sa birthday ni Dexter. Ano kaya maganda yung regalo ulit? Ewan. Alos lahat ata ng gusto niya nabigay ko eh. Grabe ang galante mo. Kahit mamahalin na bagay, binibigay mo, no? Siyempre. Alam ko naman kasi magiging masaya siya sa bagay na yun eh. Kahit na maliit na bagay? Eh bakit puro mamahalin binibigay mo? Ang daming pwedeng ibigay, no? Eh, ganun na ako magbigay eh. Ganong way ko kaya iparamdam na love ko siya. AM, medyo tinanghali kami ng gising. Wala kang daanan naganap dahil masyadong busy ng parents ni Dexter. Kaya naman, bumili ako ng cake para sa kanya. Oh, ba't nandito na kayo? Happy birthday, mahal! Thank you. Nakita ko pag tumingin siya kay Ali at napangiti. Mukha kasing ewan yung itsura ni Ali dahil wala pa siyang suklay kakapadali. Mahal, sensya na kung itong cake lang regalo ko sa'yo, ha? Ayos lang. Salamat, mahal. Para sa'yo, Dexter. Inabot ni Ali yung paper bag na kanina niya pahawak. Wow, adobo. Paborito ko to, ha? Paborito ni Dexter ang adobo. Lagi siyang pinagluluto ng mama niya. Ang kaso, medyo busy na ang parents niya kaya hindi na siya nakakatikim. At ako naman, hindi kasi ako marunong magluto. Kahit na itdog, nasusunog ko pa. Pero paano nalaman ni Ali na paborito ni Dexter ang adobo?